Naranasan niyo na ba bumili ng kotse sa dealership? Kayo ba yung natatakot, kinakabahan? Kasi iniisip nyo baka mabudol kayo or baka mamaya mag-overpay kayo sa sasakyan na binibili niyo. Naka-experience na rin ba kayo ng car dealership salesperson na kung magbenta eh parang nakaka-pressure na parang gusto nila agad ay bumili kayo agad-agad ng sasakyan? Hello guys! What's up? Kung bago po kayo sa aming channel, ako po si Roland, isang USRN dito sa Amerika. I've been here for about 23 years na at dito kami based sa California. So kahapon kasi nagbabasa-basa ako ng mga comments and then I came across to this one comment galing kay Kat San CC. So nagtanong siya, sabi niya, hello kuya, ask ko lang po kung anong car ang the best to buy for nurses na di masyado mahal pero durable. Madaling hanapin ang pyesa and kung saan po makakakuha ng mababang interest to pay since magiging immigrant po ako dyan sa North Carolina. May pera naman po ako, single, pero ayoko sanang galawin kung maaari. So, shoutout sa'yo, Kansan CC. So, kasagutin ko ng diretso to. According sa mga nababasa ko, tsaka sa ibang mga nakakausap ko, yung mga Japanese cars katulad ng Toyota and Honda, yan yung mga reliable, matipid sa gas, tsaka madaling hanapin ang pyesa. Pangmatagalan siya. Ang mga kotse ko kasi dati, Toyota Camry, which is tumagal din siya ng halos 15 years. And then, eto nga, yung mga sasakyan namin, Prius, dalawang Prius na hybrid. Yung isa, 10 years na. Yung isa, magte-10 years na next year. And so far, wala pa kami naging problema bukod sa mga regular maintenance. Masasabi ko, para sa amin, based on our experience, Toyota para sa amin. And yung iba naman, yung sa kapatid ko, Honda naman yung sasakyan nila, okay pa naman din at saka matagal na rin yung sasakyan nila. Yung mababang interest, depende kasi yan since manggagaling ka siguro, I'm assuming sa Pilipinas or bago ka lang sa US, medyo mahihirapan ka kumuha ng mababang interest kasi nga wala ka pang credit history. So most likely, medyo magiging mataas yung interest mo. Otherwise, pwede kang pumunta sa ibang banko. I heard sa mga Western Union, mas mababa ang interest. Pwede kang kumuha doon ng loan bago ka pumunta sa mga car dealership or kung saan ka bibili ng sasakyan. Ayun, since sa pag-uusapan na natin yung kotse, naisipan ko. Pag-usapan natin yung pagbili ng sasakyan sa dealership. Since marami na ako kasi akong experience na pabalik-balik na rin ako sa mga car dealership, unang-unang experience ko doon yung tatay ko bumili ng sasakyan yung pagdating namin. So sa car dealership kami bumili, yung uncle ko bumili, yung kapatid ko, dalawang sasakyan namin ngayon, yun, binili din namin sa dealership yun. So along the way sa pabalik-balik namin pagpunta ng mga dealership, marami akong mga natuklasan, natutunan, tsaka na-experience na mga kakaiba bang bagay na paano ko ba sabihin to? Kung baguhan po kayo or wala po kayo experience sa pagbili ng sasakyan, maari pong magkaroon kayo ng hindi magandang experience. Alam niyo po, ibig ko sabihin. So, a little backstory lang guys ha, para maintindihan nyo kung ano yung ibig kong sabihin yan. Nung bagong dating po kami dito, noong 2001, ang sasakyan po ng tatay ko ay truck lang, yung two-seater lang. Nung dumating po kami dito sa US, tatlo kami magkakapatid. Actually, sinundo lang kami ng uncle ko na may van kasi nga ang tatay ko, ang sasakyan niya, truck lang na two-seater. Tapos yung sasakyan pa ng tatay ko na yung truck, Toyota din siya na 1992. So, sobrang luma na siya. Yung sasakyan ng tatay ko na yun, bigay lang siya noong uncle ko. So, ang tatay ko, never siyang bumili ng sasakyan, tsaka hindi pa siya nakaka-experience bumili ng sasakyan sa car dealership. So, yun na nga, nakarating na kami ng US. Tapos, after mga 3 days, pumunta kami ng car dealership kasi nga marami na kami. Hindi naman kami kakasya doon sa pickup truck ng tatay ko. Kaya ang tatay ko, nag-decide siya na pumunta ng car dealership para tumingin at bumili ng sasakyan. So yun na nga, so sinama niya kami. Siyempre kami, bago kami dito sa Amerika, wala kaming kamalay-malay, diba? Ano ba naman yung alam namin sa pagbibili ng sasakyan, yung mga presyo. So madaling salita, nagpunta kami sa car dealership, tatlo kami magkakapatid, tsaka yung tatay ko, tumitingin kami ng sasakyan. So bawat tingin ng tatay ko sa sasakyan, o ito, kami pa tinatanong ng daddy ko, sabi niya, o ito, okay ba tong sasakyan na to? O ito, okay ba tong sasakyan to? So sa madaling salita, ang tatay ko, wala talaga siyang plano kung ano bang sasakyan talaga ang gusto niya. Ang para sa kanya lang, as long as magkakasya kaming apat doon sa sakyan, ay okay na yon. So, sa pagtitingin-tingin namin, ayun. So, syempre, nilapitan kami ng ahente, di ba? O, kamusta ka na? Ganito. Pakilala ahente, shake your hands, ganito, ganyan. Tapos, sinabi ng tatay ko ngayon, we're looking for a car for 4 person. Nag-end up kami, bumili ang tatay ko ng 1998 second-hand siya na Toyota Camry. Bali, na yung unang car buying experience ng tatay ko, pati sa amin din. Kasi nga, first time lang namin doon. Saka sa Pilipinas kasi wala naman kami ding sasakyan. Bili na namin yung sasakyan. I think nagbayad ng tatay ko ng down payment. And then, ayun, kung ano man yung monthly fee. So, pagkatapos noon, di umuwi na kami. Masaya, ganito, ganyan. And then,
After mga 3-4 days, naalala ko, nandun kami sa bahay, ang daddy ko nanggaling siya sa trabaho. So pag uwi niya ng bahay, nagdadabog siya. Alam nyo guys, ang tatay ko, mga 2-3 beses ko lang siyang nakita talagang nagalit. Never ko siyang nakitang nagagalit or nagdadabog kasi talagang very soft-spoken tsaka napakahinahon ng tatay ko. Nung araw na yon, umuwi siya ng bahay, galit na galit siya. Ang tanda ko pa noon, nasa kusina kami, tapos yung susi, parang binagsak niya doon sa lamesa. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yon. Parang nanginginig yung tatay ko, sabi niya. Mga tarantado sila, parang ganoon, mga tarantado sila, mga manloloko sila. Sabi niya ganun. Yung pala, nung araw na yon, nanggaling siya doon sa car dealership na pinagbilhan namin ng sasakyan. Ang nangyari pala, gusto ng tatay kong isoli yung sasakyan or magpahingi sa yata ng discount or something like that. Kasi, nung binili namin yung sasakyan, tapos nalaman nung mga kaibigan ng tatay ko, yung mga kaibigan niya na siguro educated sa pagbili ng sasakyan, sinabihan siya na, uy, ang mahal ng pagkakabili ng sasakyan mo para sa second hand kung meron na siyang 30,000 miles, tapos binayaran niya ng ganito, nag-down payment siya, tapos yung monthly payment mo, ganun. So, syempre, ang tatay ko, naging medyo furious siya. So, feeling niya, talagang naloko siya noong car dealership, lalo na yung ahente. Ayun lang, hindi ko lang siya makalimutan para tumatak yung sa utak ko na naawa kasi ako sa tatay ko. Talagang helpless din naman ako kasi ano ba ang alam ko, diba? Kararating lang namin ng US. And then, ayun lang, isa lang yung sa mga bagay na sabi ko kapag ako bibili na sa akin. Parang naging traumatic na experience siya sa akin na talagang hindi ko nakita nagagalit yung tatay ko. Yun yung isa sa mga senaryo na talagang grabe talaga yung galit niya. Tsaka nanginginig siya na parang gusto niyang umiyak na napaka-helpless niya kasi hindi niya na raw masoli yung sasakyan. So, to cut the story short, parang nagkaroon na ako ng trauma na kapag, let's say, pupunta ako sa mga dealership, minsan kahit madaanan ko lang yung dealership na yun or kahit anong dealership, yun unang-una kong parating naaalala. Parang nagkaroon talaga ako ng trauma tsaka na stereotype ko na talaga yung mga ahente or yung car dealership na parang, I don't know, ayoko sana sabihin, alam ko hindi naman lahat ganun, pero parang naloko yung tatay ko. So yung parang sumama din yung loob ko tsaka hindi ko lang talaga siya makalimutan. Kukwento ko lang sa inyo kasi pagkatapos noon, marami pa ako naging mga car buying experience. I mean, hindi naman ako yung bumili, pero let's say sinamahan ko yung uncle ko tsaka yung kapatid ko. So yun, nag-research na rin ako kasi ayoko na maulit ko ano yung mga naranasan ko tsaka yung nakita ko dun sa tatay ko na hanggang ngayon talaga na hindi ko siya makalimutan. Kumbaga, sinamantala nila yung para pagiging naive tsaka inosente ng tatay ko kasi nga first time niya bumili ng sasakyan nung time na yun. So yun guys, isi-share ko lang sa inyo yung mga ibang naging experience ko para siguro, mga tips lang para hindi nyo rin ma-experience lalo na yung sa mga marami kasing nagko-comment sa amin na nanggagaling sa Pilipinas, galing ng Middle East, galing ng Japan, napapunta pa lang dito sa US. Kasi pag pumunta kayo dito sa Amerika, especially kapag doon kayo na destino sa lugar na minsan mahirap yung transportation system, most likely bibili kayo ng sasakyan. Though pwede kayo bumili ng second hand, pwede kayo pumunta sa mga marketplace, although minsan kasi mahirap din kasi hindi nyo alam, lalo na kung wala kayong alam sa sasakyan, most of the time marami pa rin nag-e-end up na pumunta sa dealership, either bumili ng second hand or brand new na sasakyan. So para todo sa mga baguhan na syempre katulad nga no, lalo na kung pupunta kayo galing kayo sa ibang lugar, wala kayong idea kung paano ang sistema ng pagbili ng sasakyan dito. So bibigyan ko lang kayo ng tip para hindi mangyari sa inyo yung nangyari doon sa tatay ko. So yan ang magiging topic ng vlog natin for today. Pero bago po tayo magsimula, mag-intro muna tayo guys. Kayo, let's say, kailangan nyo ng sasakyan at nag-decide kayo, let's say, pumunta kayo ng dealership. So, makikita nyo, mapapansin nyo, pagpunta nyo pa lang ng dealership, unang-una, marami pong mga ahente na nakapaligid dyan. Minsan, nandun sila sa loob ng tent, minsan, meron silang opisina. Hindi nyo sila makikita, pagpunta nyo ng dealership, pero ang mga mata po nila,
tinitingnan po nila kung mayroong mga sasakyan na pumasok or mayroong mga taong tumitingin, susunggaban talaga kayo agad noon. Lalapitan kayo doon kasi they always assume na anybody na pumasok doon ay bibili ng sasakyan. Kakamayan na kayo niyan. Siyempre, oh, kamusta na kayo? My name is ganito ganyan. Siyempre. Ngayon, tatanungin niya na ano ba ho yung sasakyan na bibilhin nyo? I-offer din nila kayo mag-test drive kahit di pa kayo bibili. Meron pa akong isang experience nung pumunta kami, we didn't even ask na pwede na kung pwede naming i-demo yung sasakyan. Basta, tinanong lang kami kung ano yung sasakyan na gusto namin. Umalis lang siya sadali, tapos dala-dala niya na yung susi. We didn't even ask him na gusto naming i-demo yung sasakyan. Binuksan niya yung sasakyan, in-start niya, tapos pinapasok niya kami. Siyempre kami, pasok naman, di ba? So, dinrive niya kami kung saan, yan. Tapos, habang nagmamaneho kayo, tatanungin niya, oh, ano sa tingin mo? Okay ba yung upuan? Malambot ba siya? Komportable ba? Ganito, ganyan. So, bumalik na kami papunta ng dealership. Tapos, ako naman yung nag-drive. So, habang nagda-drive ka naman, ipipress mo yung brake, tapos tatanungin ka niya. Basta, dagdal siya ng daldal. O, kamusta yung brake? Okay ba siya? Ganito, ganyan. Ang car salesperson, gusto nila marinig sa'yo na enthusiastic ka, tsaka na gustong-gusto mo yung sasakyan. Kumbaga, eh, parang music to their ears yung pag pinupuri mo, pag nakikita ka nilang excited. Kaya, meron nagsabi sa akin na kapag, let's say, nagte-test drive kayo, huwag kayong masyado magpapakita na gustong-gusto niyo yung sasakyan. Medyo, siguro sasagot lang kayo ng, it's okay, yeah, it's not bad or something. Pero huwag niyo ipapakita na super excited kayo. So, yun, bumalik na kami sa car dealership. Pagkatapos nun, dadalin nila kayo dun sa isang parang cubicle, yan. So, pag pinasok na kayo sa cubicle, yan, dito na yung magsisimula yung medyo maa-anxious kayo. Unang-una, itatanong sa inyo, aalamin niya kung meron ba kayong sasakyan na gusto niyong i-trade-in. Isusulat niya yon. Pangalawa, magkano ba yung down payment na willing kayong bayaran? Ngayon, sa syempre, tatanungin kayo, how much are you willing to pay for down payment? Ganito, ganyan. Let's say, sinabi mo, kumari, sinabi niyo, 3,000. Tatanungin pa niyan. So, 3,000 hanggang, parang up to how much? Parang ganon. Minsan, napapataas nila. So, tatanungin ka na, so, 3,000 hanggang, siguro, sasagot ka ng, siguro, 3,500. Ganyan. So, isusulat nila yon. Pagkasulat nila, ang susunod na itatanong nila, magkano ba yung monthly payment na tinitingnan mo? So, sabihin mo siguro, 400. Tapos, tatanungin ka na lang, up to how much? Ganyan. So, gusto nila lahat ibabump nila pataas. So, 400, sabihin mo siguro, 450. So, isusulat nila yung $450, di ba? So, meron na sana information, yung down payment mo, yung monthly payment, tsaka kung meron kayong trade-in na sasakyan. Tandaan nyo lang guys, ang pagte-trade-in, dyan sila kumikita ng napakalaki din. Kasi pag pumunta kayo sa dealership at doon nyo i-plan na i-trade-in yung sasakyan nyo, talagang babarating at babarating kayo. Let's say kahit mag-research kayo, nakita nyo sa Kelly Blue Book yung presyo ng sasakyan nyo na kung ano yung value. Let's say for example, nakita nyo siya ng pwede pa siyang ibenta ng 5,000, babarating kayo niya siguro mag-i-start ka ng 2,000. Ngayon, kapag pina-assess nyo yung sasakyan nyo sa kanila, syempre, gagawin nila. Titingnan nila yung sasakyan nyo, i-scrutinize nila talaga yung kung ano ba talaga yung value yung sasakyan nyo, marami silang pwedeng dahilan. Kesyo yung ganito, marami ng gasgas, yung gulong niya siguro, yung brakes niya, ganyan. So, yung pinakamaliliit na bagay para maipababa nila yung presyo. Kasi yung Camry ko dati, iti-trade-in sana namin doon sa car dealership. So, plano na sana namin kung okay yung trade-in value, ibibigay namin siya. May naalala pa akong isang beses yung, kunwari, yung salesperson, may tinawagan siya. Meron siyang tinawagan na department, parang auction or something. Tapos tinatanong niya, pinaparinig niya pa sa amin, magkano ba yung nakuha nating, yung huling mga Camry natin na magkano natin siya na-resell nila. Parang sinasabi pa yung presyo, mas mababa doon sa talagang trade-in value nung sasakyan ko. Let's say for example, ang gusto kong trade-in value is 3,000. Yun, parang pinaparinig nila, magkano? 1,000. Pinusulat niya, tapos parang pinapakita pa sa akin. So, 1,251. May butal-butal pa 1,500, ganito. So, basically, ipinapakita nila sa akin yung talagang kung magkano ang bentahan nung sasakyan na yun. So, after nun, decide ako, sabi ko, hindi ko na lang siya ite-trade-in kasi feeling ko, mas mabibenta ko pa siya sa labas ng mas mataas na presyo. Doon pa lang, nakaramdam na ako ng negative na pakiramdam na hindi magiging maganda yung patutunguhan nung pagbili namin ng sasakyan doon sa car dealership na yun. So, minsan kapag may trade-in kayo, tingnan nyo muna yung blue book value niya. Pag pumunta kayo sa dealership, most likely, mababa yung i-offer na ibibigay sa'yo. Malayong-malayo doon sa Kelly Blue Book. Minsan kasi, marami yung mga nagpupunta sa mga car dealership, very eager silang kumuha ng bago, tsaka parang madispose na nila yung sasakyan na walang kahassle-hassle kasi, syempre, magbebenta ka pa, ipapuso pa sa marketplace, magpapa-appointment ka pa,
maraming hassle para doon sa magbebenta. Hindi tulad noong pag nasa dealership ka na, all they have to do is just get your car, bibigyan niya ng value, tapos wala ka ng problema. Yun lang bali yung parang convenience noon. Pero para sa akin guys, yung libo na diferensya na tatagain sa'yo, I think it's worth it na mag-extra effort na lang ako mag-post na ibenta ko sa labas kesa iti-trade-in ko siya doon sa dealership. Kinuha na naman ng telepono, tapos may kinausap na naman siya. Sinatanong ng ahente namin, oh, meron akong customer dito, sila Mr. Guzman, ganito ganyan. Kaka-test drive lang nila nitong kotse na to. So, meron pa ba tayong ganitong available na sasakyan? So, pinaparinig nila pala sa amin. So, yon, nag-post muna siya sandali, inihintay niya, and then suddenly, sabi niya, or meron pang isang available na kotse ganito. So, syempre may available, 'di ba? So, parang pinaparamdam niya sa amin na ito huli na to, may sense of urgency, kailangan pag ito hindi niyo pa kinuha, pwede ito makuha ng iba. Parang isa rin 'yun sa mga feeling ko, ha, isa 'yun sa mga tactics na ginagawa nila. For that particular deal na 'yon, sabi namin yata parang willing kami mag-down ng $3,000. Hindi ko na masyado matandaan. And then, parang $300 ang monthly payment, yung binanggit namin. Pero pagkatapos nun, di ba, nag-start na siya uling magsulat dun sa papel niya. Pagkatapos nung tawag niya, di ba, sabi nga, merong available. So, yun, upo kami dun, nagsusulat na naman siya. Tapos nilagay niya yung down payment, kinross out niya yung down payment namin na $3,000. Tapos nilagyan niya ng $5,000. And then, yung monthly payment namin, instead na 300, nilagay niya yata parang 425 or something like that. So habang sinusulat niya yon, sabi ko, oh, ang willing lang naming i-put na down payment is 3,000. Tsaka yung monthly payment namin is yung ano nga, parang 300, 350. Medyo umaalma kami kasi nga, yung presyo na ibinibigay sa amin, kataasan siya. Ang presyo ng sasakyan, meron din silang tinatawag na MSRP or yung Manufacturer Suggested Retail Price. Meron din silang tinatawag na invoice price. Yung MSRP, yun yung set presyo na sineset noong car manufacturer na sinasuggest nila ibenta yung sasakyan. Pero meron din silang tinatawag na invoice price. I think yun yung presyo ng pagkakabili. Magkano yung binigay noong manufacturer doon sa dealership. So basically, parang yun yung presyo na ibinayad ng dealership doon sa manufacturer. Yung kotse na binibili namin, para kasi siya nung time na yun, parang hot car siya. Meron silang term na tinatawag na gano'n na parang over sa MSRP na presyo siya na ibebenta kasi mabenta raw yung sasakyan na yun. Kaya noong nagkukwentahan na kami sa Cubicle, ang taas noong presyo na nag-e-end up na i-charge sa amin. Kasi noong nandoon kami, syempre may hawak akong calculator, kwenta ako ng kwenta, hindi siya nagtutugma, hindi sila pumapayag na gano'n yung presyong ibigay sa amin kung ano yung nasa MSRP. So sa makatuwid guys, hindi kami nagkaroon ng agreement, tsaka parang medyo naiinis na rin ako, very pressure, tsaka parang nararamdaman ko na minamanipulate kami masyado nung car salesman. Meron pa kaming isang experience na kapatid ko, which is nakabili naman siya sa sasakyan. Yun nga, ang ganda nung deal na nakuha namin kasi nag back and forth talaga kami ng pag-negotiate nung araw na yun. Ang nangyari, di ba, meron kaming kausap na ahente. Hindi kami talaga pumapayag, talagang we stood our ground talaga na ito lang yung babayaran namin. Kumbaga nag-start sila ng mataas na presyo, pero hindi kami pumayag. Ang nangyari, tinawag niya yung isang kasamahan niya. Pagkatapos no, may kinausap kaming ano, may tinawag siyang isang, ewan ko kung boss niya yun. Sinusubukan na kausapin kami na ganito ganyan, na yung kotse, ang presyo talaga niyan eh, hindi pwedeng ganun kababa. Tapos kapag ready na kaming umalis, ah ganun ba, o sige hindi na lang namin kukunin, titingin na lang kami sa iba, pipigilan nila kayo, sasabihin niyo sa iyo, sandali lang, kakausapin lang namin yung boss namin, baka may magawa na ba natin ng paraan. Yung pangatlong lalaki na nakausap namin, na tinawag nila, binigay sa aming deal, sabi pa niya, ganito ang gagawin namin, kinuwenta-kwenta niya yung presyo ng sasakyan, and then sabi niya, ang magagawa namin, we can pay the tax para sa inyo. Yung tax noong sasakyan, i-discount niya na sa amin. So, para sa amin, another red flag na naman yun. Kasi syempre parang 9%, magkano rin yun? Libo din yung parang tinanggal outright. Ibig sabihin, malaki talaga yung magiging profit nila. Hindi naman nila siguro ibibigay yun ng ganong kamura kung hindi rin sila magkakaroon ng profit. Pero nung tinanggal nila yung tax niya, nag-end up pa rin na mas mataas pa rin yung presyo na ibinibigay sa amin even without the tax doon sa presyo gusto namin. So sabi na amin, hindi na lang namin kukunin. Babalik na lang kami or maghahanap kami sa iba. And then finally, sabi niya, oh sige, tatawagin ko na yung talagang boss namin talaga siguro. Parang ganon. And then, ang pumunta naman pagkatapos, Pilipino naman. At alam nyo ba kung ano pa yung sabi ng Pilipino, ha? Hindi ko makakalimutan talaga yon, yung Pilipino na yon. So, sabi niya, pagsalubong sa amin, sa amin magkapatid, sabi niya,
Oy, kabayan, Pilipino ba kayo? Ganyan. Balita ko, gusto niya raw nakawin yung sasakyan namin, ah. Ganoon. So parang medyo nagpanting din yung tenga ko, parang very sarcastic din na, alam nyo yung kala niya siguro, porkit Pilipino siya, parang makukuha niya kami ng ganun-ganun lang. Tapos yun, nakipag-negotiate din kami. Actually, nakuha din namin yung presyong gusto namin. Pero medyo na-turn off lang din ako. Pero ibibigay din naman pala doon sa presyo na hinihingi namin. Very happy naman kami doon sa nakuha namin presyo. Ang nakakabuisit lang, tumagal pa ng buong araw, tsaka ng pabalik-balik, na parang pinagod ka pa, in-stress ka pa, kung ano-ano pa yung mga naririnig namin sa mga ahente, na parang iniikot nila kami para mapagbayad kami ng mas mataas na presyo na pwede naman nilang ibigay kung ano yung talagang presyo ng sasakyan. So yun yung isa pa sa experience namin. So yun, so after nung marami naming experience, pagkatapos nun, di ba, bumili pa kami nung dalawang sasakyan namin, which is yun yung pinakamagandang car buying experience namin. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga natutunan namin at bibigyan ko kayo ng tips para makatipid kayo, tsaka maiwasan yun na yung mga panghahagil nila, yung hassle na binibigay ng mga car salesman. So unang-una guys, ang gagawin nyo, imbis na makikipag-negotiate kayo sa monthly payment nyo, kung gusto nyo na mas mababa, i-negotiate nyo yung presyo ng sasakyan, yung final price. Kasi minsan merong iba na naive, na hindi magaling sa math, ang ninegotiate nila kung magkano yung kaya nilang bayaran monthly. Kasi napakarami pong variable na pwedeng maka-apekto doon sa magiging kabuo ang presyo ng sasakyan. Kasi kung gusto nyo nga 250 instead na 300, pero pwede nilang ibaba sa 250, pero hahabaan naman nila yung term nyo. Imbis na 5 years, pwede nilang gawing 6 or 7 years. And mag-e-end up nun, mas malaki yung kabuo ang babayaran nyo. So maraming mga tao na hindi nila naiisip yon or hindi nila kinukwenta. And usually, yun yung mga bagay na na-exploit ng mga car dealership doon sa mga bumibili. Sa pagbili ng sasakyan, kailangan handa kayo. Kasi pwede kayong mag-lose talaga ng napakaraming pera pag hindi nyo pinagandaan yung pagbili nyo ng sasakyan. Marami na rin akong narinig na bumili ng sasakyan and then after 2 to 3 days, nagsisisi sila dahil parang namamahalan sila, na parang naloko sila. Kasi pumunta sila sa dealership na hindi nila pinaghandaan, hindi sila nakapag-prepare. At ang pinakamasamang senaryo pa nito guys, so pag kayo hindi handa, let's say baguhan kayo, bagong dating kayo, wala kayong idea kung ano yung bibili nyo, kung magkano yung budget nyo, tapos nakatapat kayo ng isang veteranong salesperson, isipin nyo tayong mga regular na citizen na bumibili ng sasakyan, we're just doing this every 5 to 10 years pag bumibili tayo ng sasakyan. Ito pong mga car salesmans na to, they do this every day and they do this multiple times every day. Kaya meron talaga silang skills kung paano sila makabenta at paano nila i-inflate yung presyo ng sasakyan. Kasi doon po sila mas kumikita. Mas malaki po yung commission talaga nila the more na pag na-inflate nila yung presyo at pag kumagat kayo doon. Ang tatay ko kasi, ang pagkakamali din niya nung bumili siya ng sasakyan, unang-una, first time buyer siya, wala rin siyang experience, hindi naman din siya nag-research. Pumunta kami doon, hindi namin alam kung anong klaseng kotse yung bibilhan namin, kung mag-sedan o SUV, basta umikot lang kami, yun lang, tumitingin lang talaga kami, ano ba, mukhang magandang forma nito. Parang ganun lang yung pinakabasehan namin para bumili kami ng sasakyan. Hindi namin alam yung presyo, hindi namin alam yung MSRP, although nakasulat na doon yun, pero kailangan malaman mo rin kung magkano yung invoice price, kasi pwede kang bumili ng sasakyan below invoice price. Katulad kami, nakabili kami yung Prius naming dalawa, nakuha namin siya below the invoice price at sasabihin namin sa inyo kung paano namin nagawa yun. Isang napaka-importanting tip, katulad nga nung sinabi ko nung una, mag-research muna kayo bago kayo bumili ng sasakyan. Unang-una, alamin nyo muna kung anong klaseng sasakyan talaga yung gustong gusto nyo. And then pagkatapos nun, hanapin nyo kung ano yung MSRP niya or yung invoice price niya. I think merong website na tinatawag yung truecar.com. Meron sila doong listahan kung magkano MSRP at yung invoice price nung sasakyan. Sabi nga nila, di ba, knowledge is power. Kung alam nyo po yung presyo na pinanghahawakan nyo, it's hard for the salesperson para i-overcharge kayo. Kasi alam nyo yung kung ano yung talaga yung presyuhan nung sasakyan na gusto nyong bilhin. Tapos, kung meron po kayong ititrade na sasakyan, i-research nyo lang doon sa Kelly Blue Book, makikita nyo yung value, kung ano yung trade-in value ng sasakyan nyo. And make sure na kapag tinawaran kayo, huwag kayong masyadong papayag, ibenta nyo na lang sa labas kasi kadalasan, mas mabibenta nyo siya na mas magandang
presyo kesa doon sa i-trade-in nyo siya sa dealership. And finally, kung kayo po ay ma-monthly payment, pwede po kayong mag-research muna doon sa ibang banko katulad ng mga Western Union. Yun lang inaiisip ko na okay mag-loan kasi mas mababa ang interest kesa ipapa-finance nyo doon mismo sa loob ng car dealership. Kung isa kayong car sales agent, syempre, deserve nyo rin para mabayaran. Syempre, naniniwala din ako na kailangan ma-rewardan din yung mga magagaling talaga tsaka tapat na mga salesperson dahil sa hard work tsaka sa expertise nila. Pero lang guys, hindi ko lang ma-justify na yung ibang mga car dealers eh minsan gumagawa sila ng unfair na sobrang taas ng profit para sa expense din noong mga namimili. Syempre, kung bago po kayo, 'di ba, nagba-budget din kayo. Hindi naman ho lahat ng mga bumibili ng sasakyan puro may mga kaya or malalaki ang sweldo. Yung iba kararating lang ng Amerika. Katulad nga ng ibang mga nangi-message dito, hindi ko lang din ma-imagine na let's say pupunta sila dito tapos makaka-encounter sila ng ganung experience. Kakainin nila kayo ng buhay kasi nga wala kayong experience, tsaka they look at you as you're desperate para makakuha ng sasakyan and they will take advantage of you para kumita sila ng mas malaki. At the end of the day, 'di ba, nakakaawa din kasi nga, 'di ba, baguhan lang kayo, wala pa kayo masyadong kinikita, then suddenly kumuha kayo ng sasakyan, ang mahal-mahal ng monthly payment nyo. Isa pang tip ko guys, kapag kayo let's say nasiraan kayo or nabangga kayo, kailangan nyo ng bagong sasakyan, kailangan nyo na pupunta kayo sa dealership nang hindi kayo nakakapag-research kasi nga wala kayong oras kasi nga biglaan. Ang gawin nyo na lang siguro, pwedeng magrenta muna kayo ng sasakyan for 1 week habang nag-research kayo hanggat hindi pa kayo sigurado kung anong klaseng sasakyan ang bibilhin nyo. Kasi ang tendency po niyan, magkakamali at magkakamali kayong bumili ng sasakyan. Pagiging impulsive kasi yung pagbili nyo, ang tendency no, pag impulsive kayo, pwede kayong magkamali ng decision nyo ng pagkakabili nyo, pwede kayong ma-overprice or hindi pala talaga yun yung sasakyan na gusto nyo. Kaya hanggat maaari, kung madedelay nyo, magrenta muna kayo ng sasakyan for 1 week tapos pag-isipan nyo muna ng mabuti kung anong klaseng talagang sasakyan ang gusto nyo, tsaka kayo bumili ng sasakyan. Isa pa guys, pag pumunta kayo sa isang car dealership, huwag po kayong matatakot na mag-walk away, no? Minsan kasi, yung mga car sales agent, medyo nakaka-pressure, lalo na pag hindi kayo feeling komportable, pwede po kayong mag-walk away. Hindi po nila kayo pwedeng pigilan. Hindi naman po lahat ng mga sales person ng car dealership, pare-pareho. Actually, meron kaming isang car dealership out of siguro mga 10 yung pinuntahan namin. Merong isang car dealership siya, Toyota rin siya, meron silang policy na no haggle, no hassle. So, ibig sabihin, kung ano talaga po yung presyo na nakapost nila, yun talaga po ang ino-honor nila. Hindi katulad nun sa ibang car dealership na minsan over-over pa doon sa MSRP. Yung tinatry nilang i-charge cash yung sasakyan na yon eh mabili, na hot car sa tawag nila doon eh. Selling like a hot cake pa nga sabi nila doon. Kaya minsan, ino-overprice nila kasi nga in demand yung isang klaseng ng sasakyan. Tsaka lagi nyo tatandaan, pera nyo po yung pinag-uusapan dito. Siyempre, kayo yung magbabayad ng sasakyan ng monthly, pero pinaghirapan nyo yung gagamitin dito. Napansin namin karamihan doon sa mga salesperson na encounter namin, tuwing kinakausap nila ka, parang ang galing-galing nila na i-manipulate ka, parang obligado ka na bumili ka sa kanila ng sasakyan dahil sa mga ginagawa nila. Like halimbawa, noong isa na o-opera pa kayo ng sandwich, ng soda, or what have you, they will make you feel na nag-invest sila sa inyo at kailangan na yung bumili ng sasakyan sa kanya. Katulad din nung pagkuha niya ng susi na kahit di naman namin siya gustong i-test drive, syempre ipapademo sa amin. Yung ganun ba, yung nag-extra effort siya sa inyo, yung ipaparinig sa amin minsan na para nagagalit yung boss nila, napagalitan sila dahil tawad kami ng tawad. Kaya at the end of the day, after ng mga ginawa nila sa iyo, pag magde-decision na kayo, parang minsan naiisip nyo yung hirap ng ginawa ng tao, yung sakripisyo na ginawa niya, especially kung ilang oras kayo nakaupo doon na you feel obligated, you feel guilty, kailangan sa kanya kayo bumili kasi naghirap na siya para sa inyo. After lahat ng mga stress ng mga experience namin sa pagbili ng sasakyan, nag-research ako and then we find out yung isa sa mga pinakamadali tsaka mas effective para sa amin na way na pagbili ng sasakyan ay yung paggamit ng internet. Nang una guys, noong panahon na yun kasi wala pa, hindi ko pa alam yung mga true car, hahanapin ko muna yung presyo ng MSRP tsaka ng invoice price. Pumupunta ako sa reddit.com. Bigyan ko kayo ng example. So, pumunta lang ako guys sa Reddit. Let's say maghahanap ako ng sasakyan. Kuwari, Prius ha. Katulad ng sasakyan namin. Maghahanap lang ako sa Prius. Ang tinatype ko, maghahanap ako ng Prius. Let's say 2023 OTD. OTD ibig sabihin yung out the door price. Yan, makikita na kayo. 1 year ago,
Tignan nyo yung kung ilang months para makakita kayo ng mas recent. Let's say for example ito, Prius 2023 LE Good Deal. So this is 6 months ago, i-check ko siya. Makikita nyo dyan kung magkano yung mga binayaran noong mga nitong recently, kung saan sila nakatira, at magkano yung binayaran nila out the door price. When sinabi nyo out the door price guys, ang ibig pong sabihin yan, ito po yung presyo na binayaran nyo out the door. Meaning to say, kasama na yung taxes, license fees, DMVs, o kung ano na yung mga additional add-ons, yun yung out the door price. Kaya noong kikipag-deal kami sa internet, ang parati ko tinatanong is out the door price. Hindi po ako nakikipag-deal ng monthly, magkano yung down payment. I mean, ilalagay nyo kung magkano yung down payment nyo. Tsaka yung monthly, hindi ko na masyadong kinukonsider yun. Basta ang kailangan, pag yung monthly payment ko, let's say for 5 years, and then yung down payment ko, pag inad mo silang lahat, ang kailangan magiging equals niya is yung out the door price. Para maiwasan nyo na po yung mga additional fees na minsan na dinadagdag-dagdag nila na hindi naman minsan necessary para ma-inflate yung presyo. So ang ginagawa ko, mag-i-research ako dito, katulad niyan, hahanapin ko. Halimbawa, ito guys, so 5 months ago. So nagtatanong siya kasi bibili siya ng Prius XLE na 23-2024. So ang deal na nakuha niya, 34,000 but it's still way up over MSRP. So I'm assuming alam niya yung MSRP at chinacharge po siya ng mas mataas na presyo over sa MSRP. Ngayon, ito po yung mga sumagot. I got my 2024 XLE with all the upgrades for 40,000 OTD. So basically, out the door price na po yan. And then ito, may sumagot pang isa. Ang sabi niya, I got mine for 39,000 OTD. So ibig sabihin guys, makikita nyo rito kung magkano yung possible na presyo na pwede nyong maging starting point kung saan kayo makikipag-negotiate sa parehong sasakyan. Katulad nito, sabi niya, binayaran niya is 40,000 out the door. And then yung isa, 39,000 lang. Ito yung isang way para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung running price ng isang sasakyan. Katulad nito, puro siya over MSRP yung mga nakukuha nila na presyo. Meron pa isa dito, sabi niya, 30,000 out the door, taxes and fees all in, 2024 white XLE with rubber mats, blah blah. So siya nakuha niya ng 38,000. Pag out the door price, kasama na po lahat-lahat dyan, yung mga taxes, kahit anong mga fees, kailangan yun ang magiging suma total pag kinuwenta nila yung down payment mo plus kung ano yung magiging suma total ng monthly payment mo, let's say $300 for 60 months, kailangan yung out the door price ang magiging presyo. So basically, ang gagawin nyo, bibigyan nyo sa kanila yung out the door price na gusto nyong makuha, and then you will let them do the math backwards. So basically, lagay nyo yung document fee, DMV fee, license, taxes. Basta ang kailangan ko, kailangan maging firm kayo na ito lang ang willing akong magbayad, out the door price. Hindi po yung kung magkano yung monthly nyo, kung magkano yung down payment. Kasi pwede nilang i-jack up yung terms nyo. Imbis na 5 years, gagawin nilang 7 years or 6 years. And then, pag tinotal nyo, kung hindi po kayo marunong, pag tinotal nyo po lahat-lahat yon, malalaman nyo, napakalaki po pala kung how many thousands of dollars over ng MSRP yung babayaran nyo. Kasi pinakita ko lang sa inyo, ito yung isang way magkaroon kayo ng idea kung yung sasakyan na gusto nyo, fair price ba yung offer na kuha nyo, or at least magkaroon kayo ng starting point kung saan kayo makikipag-negotiate. Pero syempre guys, kailangan nyo rin i-consider kung tiga California kayo, minsan mas mataas ng konti yung sales tax nila, i-consider nyo rin yun. Siguro mas makakuha kayo ng out the door price na medyo mataas ng konti kesa kumuha kayo ng out the door price sa ibang states. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Isa sa mga email ko noong bumibili pa kami ng sasakyan, kung paano ko ginamit yung internet at doon ako nakikipag-negotiate ng presyo. Nasa LA pa kasi ako nito nung bumili ako. Maraming mga Toyota dealers. So, ang first choice talaga namin is Toyota na Prius. So, silista ko lahat ng mga Toyota dealers doon sa lugar namin na malapit. And then, hanapin nyo yung internet sales fleet manager. Ibig sabihin po noon, siya po yung in charge doon sa mga internet sales. Pwede kayo mag-email sa kanya at humingi kayo ng quote. Ito po yung isang email namin noong nakaraan na. So, hinalukay ko siya at buti nakita ko pa siya. Ito po noong October 8, 2015. So, yun. Pakilala ko. My name is Roland. Writing to request a brand new car, specifically 2023. Yeah. Kung ano man yung kotse na gusto nyo. And then, sabi ko, we will put down a down payment of 5,000 and we've been shopping around different dealership. Paalam nyo lang na talaga nagsha-shopping around kayo kasi para malaman niya na naghahanap kayo ng mas mura at bibigyan nila kayo ng competitive price. Ay, eto nga pala, nakakatawa tong isang email na to. Kasi,
Di ba, nag-i-email nga ako sa marami. Ito yung isang email na kinopy-paste ko. Tapos, sinirisend ko siya doon sa isang dealership. Ang sabi ko pa nga dito, ayan o. Yelp, Toyota, at Longo. Pero, ibang Toyota tong pinupuntan ko. Kaya medyo napahiya din ako doon sa sinusulatan ko. Kasi halata na kakambas ako. Tsaka, para sa ibang fleet manager itong ginagawa ko. Basta nagtatanong lang ako kung ano yung best price na ibibigay nila sa amin. Tapos, guys, sumagot siya. Sabi niya, hi, this is ganito of Toyota. I don't know who is William, which is yung nakalagay doon sa original email ko. Sabi niya, I'm a straight shooter. Sounds like you've been shopping already. What is your target price? So, talagang straight shooter siya. Tinatanong niya ako, ano ba yung target price mo? Tapos, willing siya makipag-negotiate sa akin or kung ano man yung deal na pwede namin gawin. Tapos, ito yung sagot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, sorry about that. We're shopping for around a week now. So, sinabi ko sa kanya, ito yung aking presyo na 20,000 out the door. Ito naman yung sinagot niya. Yung invoice price is 24,184, which is 3,400 below invoice price yung tinatawad ko. So, basically, makikita nyo talaga medyo nambabarat ako. Sabi niya, it's going to be tough. I think I can talk to my boss, but into about 2,000 below the invoice price. Isipin nyo guys, nakita nyo yung mga sa Reddit na pinakita ko sa inyo, ang binabayaran nila over MSRP, katulad nung kinwento ko sa inyo kanina, tsaka sa mga na-experience ko na unang nung bumibili ako ng sakyan ng kapatid ko, usually, tatagain ka nila, sisimulan ka nila above MSRP yung presyo ibibigay na nila sa'yo. Unless na lang talaga makipagmatigasan ka sa kanila, umalis ka, pababalikin ka nila, tatawaran ka lang. Kasi kailangan nila yung business mo. They rather sell car na maliit ang tubo nila kesa hindi sila makabenta. Lalo na kapag yung mga kotse nila doon, nandun sa lot na napakatagal na hindi na ibebenta, syempre gusto nilang i-move yung mga sasakyan na yun. Makikita nyo dito sa email na to, ayan o, 2,000 below invoice price. Can you imagine kung magkanong gaano kaganda yung deal na nakuha ko dito? Yon, sabi niya nga sa akin, may hirapan siya kasi, uy Roland, masyado naman mababa itong hinihingi mo. 3,400 yung below invoice price na yung hinihingi mo, sobra naman to. Masyado ka namang abusado. Pero pwede kong kausapin yung boss ko, pero feeling ko kaya kong kunin 2,000 below invoice price. Tapos naman guys, nag-email siya sa akin ulit. Ito, nakausap niya na yung boss niya. Sabi niya, ganito. Ito yung MSRP, invoice price, yung pa rin, cash rebate ba, 1,000 finance cash, I can get 0% for 60 months. Tapos guys, ang nakakatawa pa dito guys, hindi pa to nirarun yung credit ko, pero meron na silang offer. Isa pa yun sa mga driving factors, no? Pag nandun kayo sa dealership, kunwari irarun yung credit nyo, ah, yung credit nyo hindi maganda. May mga ganoong factors, kaya minsan naidadrive nila yung presyo pataas. I am a straight shooter, no games with me, I deliver upon my promises. Nung nabasa ko to, sabi niya, I'm a straight shooter. No games with me. So what does it tell you? Ibig sabihin, pag pumunta ka sa kanya, wala tayong hagel-hagel. Wala tayong pabalik-balik. Pag sinabi ko yung presyo, ito yung presyo yung sasabihin ko sa'yo. Hindi ako makikipaglaro sa'yo. Hindi kita pahihirapan. Kasi alam niya yung laruan kapag nandoon sa nakipag-deal ka sa mga dealership. This sentence tells you something, di ba? Ito pa yung isang bagay na talagang masasabi nyo na mayroong mga kababalagan na ginagawa sila doon. Pakita ko lang sa inyo, ito pa yung isang example ng mga tinitingnan ko. Ayan, sumulat ako doon sa isa namang internet fleet manager. Tapos, ito yung presyo nila. I always ask for out-the-door price. So, basically guys, ang sistema ginagawa ko dito, pagkalista ko ng mga yung mga dealership, isa-isa yan i-email ko. Kasi makikita nyo naman sa internet, doon sa website, meron silang department doon na internet sales fleet manager. Kunin nyo lang yung number, pati yung email din. Sabihin nyo lang na kailangan nyo sasakyan, ganito, ganyan. And then, you're trying to get the best out-the-door price nila. So, pag nakuha ko na lahat ng mga dealership, i-email ko sila. Minsan, ginagawa ko, pinagsasabong ko sila. Kunwari, si Toyota ng Tracy, inoperan ako ng 21,500. Mag-i-email naman ako dito kay, let's say, kay Tracy ng San Ramon. Oh, Tracy San Ramon, you know what? I'm shopping for a car. Gahanap ako. Kailangan ko na and I'm trying to see if you can give me a good deal. Meron ako nakuhang good deal kay Tracy Toyota na 21,500. I'm just trying to see kung kaya mo bang ibit tong presyo na to. And then if you do, pwede tayong magkasundo and we can make a deal. Ngayon naman, let's say binabaan niya ng 21,000. Pupunta naman ako doon kay Toyota ganito. Mag-i-email na naman ako. Ganun lang. Paikutin nyo lang yung proseso. After that, kung ano yung pinakamaganda yung deal na nakuha nyo, doon kayo pupunta. So ginawa ako lang guys itong video na to kasi maraming nanonood tsaka nagko-comment sa video namin na
magiging bago pa lang, papunta pa lang ng Amerika, yung kumukuha ng idea how it's like living here. Pero isa nagtanong ko sa sasakyan, so sabi ko might as well i-share ko sa inyo pagbibili ng sasakyan, isa sa mga bagay na talaga ma-encounter nila na kahit di nila tinatanong, gusto ko rin na i-share kasi pagpunta nila dito, ito yung isa sa mga bagay na gagawin nila. So at least nakatulong at mapaghandaan nila at maging ready sila. Siguro kahit wala pa sila dito, pwede nila sa mag-research sa online at mag-email. At least magkaroon kayo ng idea kung saan kayo magsisimula para maiwasan na mag-overpay kayo, ma-overcharge kayo ng mga car dealership sa pagbili nyo ng sasakyan. Kasi di ba kawawa nga naman. Bago kayo sa Amerika, wala kayong kakilala. Tapos pupunta kayo sa isang car dealership na akala nyo yung best interest nila nasa inyo. Tapos hindi nyo pala alam. Kung nakita kayo ng car salesman, eh puro dollar sa isa nakikita nila. Especially kapag yung nabibiktima yung mga walang kaalam-alam talaga. So nakakaawa din, di ba? Tapos uuwi kayo. Nagsisimula pa lang kayo dito, nag-a-adjust pa kayo. Wala pa kayong ipon. Kakasimula nyo lang sa trabaho. Bumili kayo ng sasakyan. Tapos hindi nyo alam yung binabayaran nyo pala. Nag-overpay kayo dun sa sasakyan na binili nyo. So yun lang, para maging aware lang doon sa mga baguhan, tsaka sa mga di pa nakakaalam, sana makatulong itong mga information na sinabi ko sa inyo. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At kung meron po kayo natutunan kahit konti, paki-like naman po yung ating video. And ayun, mahaba itong video natin today. Maraming salamat po sa lagi panonood. And we'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye!